na lang kayo magpaliwanag sa opisina. Hindi kami kanong tumbo. Dami niyo reklamo, ibigay niyo muna mga pangalan niyo. Pwede naman kami lang gisingin ng tama. Ako na pagbutukan ng 24 hours ka naman. Ika-apat na araw na po na aming hamong taong grasa. At mukhang nakakayanin pa naman ng mga challengers ang mga pagsubok namin sa kanila. Pero mamaya ay dadakpin sila ng mga pugis. Panoorin niyo po ang hindi rin namin inaasahang mga reaksyon nila. Patuloy lamang na kami ang programang punong-puno na aksyon at drama na daig pa ang telenovela. Talagang matira-matibay. Umpisaan na natin ang pagpapatuloy na Taong Grasa Series na Extra Challenge! Alas 11 na ng gabi, wala ng tao sa Quezon City Circle. Sa sobrang pagod ng mga challengers, mahimbing na ang tulog nila. Ang buong akala nila ay tapos na ang challenges nila sa araw na ito. Ngunit sa gabi ito, ang pinakamatinding challenge ang susubok sa kanilang katatagan. Kinausap namin ang Kamuning Police Station 10 upang magpadala ng mga pulis na dadampot sa mga taong grasa. Siyempre, pati ang staff ng extra na iwan kasama ang mga challengers ay napag-utusang umarte rin para mas makumbinsi ang mga challengers na hindi na ito scripted. Magandang gabi sa inyo. Anong ginagawa niyo rito? Ba't dito kayo natutulog? Nagulantang ang mga challengers. Sinabi agad nilang shooting ito ng GMA. Kala namin kinausap. I think may permit po sila. Permit? Nasaan ang permit niyo? City ordinance to. Bawal matulog dito. Sino? To the rescue kuno ang staff ng extra na shooting lamang ito. Hinahanapan ang staff ng permit sa shooting. Pero umarte ang aming writer na kunwari ay hawak ng aming researcher na nakauwi na sa bahay ang permit. Halong asar at pagkataranta ang naramdaman ng mga challengers. Yun yung nga mga itsura nyo, oh. Doon na lang kayo magpaliwanag sa opisina, doon yung narindalin ang permit nyo. Yeah. Doon tayo mag-usap. Doon na. Yeah. Umaarte ang mga staff ng extra na padadala na lamang ang permit para makita. Doon na lang. Doon na lang tayo sa opisina. Yeah. Nagdadalawang isip ang challengers kung dapat ba silang sumama. Sa sobrang antok, hindi nila alam kung tunay nga ito o setup lang. Pero mega acting talaga ang mga pulis. Ayun ito mo, papasasaw namin kayo dyan. Huwag ka lang magchinelas. Itsura mo, magchinelas ka pa. Award-winning mga pulis na ito ha, pang best actor. Permit eh, baka ang permit no, nasa Japan po eh. Nang pinasakay sila sa patrol car, di na maipinta ang mga mukha nila. Parang di maintindihan kung scripted pa ba ito o totoo na. Dahil maging ang staff namin ay todo acting at sumakay din sa patrol car. Sumama kayong dalawa, sumama. Sa station 10 sa Kamuning sila dadalhin. So, walang lamok doon, no? Pagdating sa presinto, sinindak ang mga challengers ng mga pulis. Kulungan niya, siyempre, pakukulong kayo eh. Sige na, ibigay niyo muna. Ang dami niyo reklamo, ibigay niyo muna mga pangalan niyo. O, edi mamaya na yung permit nila. Mamaya na yung permit. Si Kula Fu, tahimik lang. Si Ate Gay, nakikiramdam. Si Carlo, mukhang mainit na ang ulo. Pero si Janelle, matapang na. Pwede po bang ano, pakitawagan ng pakibilis ang dibiro ko ha?
Nagsisimula nang magalit ang mga challenger. Quezon City Circle, no, natutulog lang mo kami. Dinamputo kami. Pagod na pagod mo kami, 24 hours kami, walang tulog. Puro challenge ang nakuha namin buong araw. Sinabi ng taga 7 hindi pa maniwala. Kinukumbinsi ng staff ang mga challengers na padating na ang permit. Pero ang desk officer, talagang todo bigay ang acting at pinagagalitan pa rin ang mga challengers. Ay, mag-negative ng isip, maging friendly kayo. Ha? Huwag niyong bigyan problema sa sarili niyo. Ang mga challengers, naubos na rin ang pasensya sa staff ng extra. Sa kanila po niyo yung sabihin niyo kung saan. Hindi naman ipinasok sa kulungan ang mga challengers, pero binabantayan sila ng desk officer. Kailangan na palang karapatan mag-chinelas, mag-chinelas ka pa. Magkakalahating oras na sila sa presinto, pero parang ilang oras na ang tinagal nila dito. Halatang kulang na kulang sa tulog si Kula Fu, namumula pa ang mata. Si Ate Gay, umiidlip na lang kung saan pwede. Si Janelle, parang naiiyak, pero matapang pa rin. Siya ang pinaka-emosyonal sa lahat. Si Carlo, parang nag-iisip kung anong dapat gawin. Mahirap na part, sa parte ng pagtulog, yung gigising kayo in the middle. Ang sakit sa ulo nito. Ngayon, alam na natin kung paano itrato yung ganitong klaseng tao. Si Kula Fu at Ate Gay, nakukuha pa rin magpatawa ng kaunti. Ate Gay at Carlo, nahuli ang pulis. Nagkatuloy yan? It's okay. That's life. Erase. 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 Pwede naman kami lang gisingin ng tama. Oo nga. Tama siya. Mamaya, habang nakapod na naman ang challenge. Nagmadali kami ng partner ko na makarating sa station nang i-text sa amin ng writer ng extra na tatawag na ng abogado ang mga challengers. Buti na lang at ang mga cellphone ng mga challengers ay kinuha muna namin sa kanila kaya di rin sila makakilos. Alauna na ng madaling araw. Kung todo acting kami ng partner ko sa pakikipag-usap sa mga pulis. Mga ilang minuto lang, nagkasundo na kami ni Miriam na okay na ang lahat at kunwari ay ire-rescue namin sila. Pero mukhang tulog na si Ate Gay at Kula Fu at wala nang pakialam sa amin si Janelle at Carlo sa sobrang pagkainis sa mga nangyari. Uma-acting pa kaming pinagagalitan ng staff. Sino yung research na kasama mo? Wala ka pa na, baka kami nga nang nangyari. Ano yung sinasabi mo? Wala ko baka isa nila. Hindi ano yung sinasabi mo, wala kayong permit? Wala ko permit kasi na late nga ayos. Pero may permit tayo. Napagkasundo ang sa Jimmy na lang kami babalik at hindi na sa Quezon City Circle. Pero habang nasa sasakyan, kunwari ay nagtatalo pa lahat kaming mga taga-extra. Ito si Miriam, gising. Tahimik ang lahat ng challengers hanggang dumating sa GMA. Emotional ang lahat nang amin silang interviewin. Okay lang? Hindi ito ni okay. Bakit? Hindi maganda ang nangyari sa akin. Iba talaga. Iba yung pagtrato sa inyo? Iba trato. Minsan sabi pa ng pulis, huwag ka na mag-chinelas, hindi bagay sa inyo. Sumunod na lang ako. Sumunod ka na lang? Oh, kasi nakita nila ganito yung utsura na. Nung una kasing ako ang unang ginising, naninindak. Inisip ko kasi kung scripted to, hindi yun nakikiramdam kami. Hindi maganda sa amin. Kasi ano nga, patutulog lang namin, biglang gigisingin na tagal-tagal namin nagpagod. Tapos, hindi yata, pag totoo na to, sabi ko, scripted to, okay. Totoo to, okay. Ganun lang sa amin. Si Janelle, tahimik lang sa interview. Ni ayaw na humarap sa camera. Umiiyak na pala siya. Di na makasagot sa mga tanong namin. Kaya mga grasa kayo. Ang dating, di ba? Tapos parang ginanong kayo. In a way ba, nakarelate ba kayo sa kung ano yung nararamdaman ng isang taong grasa? Nakita ko yung paano nila tratuhin yung
although sinasabi na namin, sinasabi na ni Larissa na GMA kami, nasa GMA kami, same ganun pa rin. What more kung walang camera? Pero hindi kayo sinaktan? Hindi naman talaga, pero... Ba't kinaiyak at ganyan? Nalulungkot lang ako sa nangyayaan kasi... yung pagod na pagod. Tapos ganun na kayo. Plato sa akin. Doon ako nainis eh. Hindi nga buwan. Nainis ako. Yung hinahanapan ng permit, walang magpakita ng permit. Ako nainis eh. Sa buong buhay ko, first time ako nakapasok ng police station. Nagdedesisyon na pala si Janelle na magba-back out na sa challenge. Magtiis lang tayo. Tapos kung mamaya-maya na, tapos na tayo mamayang hapon. Hindi namin alam kung paano namin sasabihin sa kanila na set up lamang ang lahat. At hindi namin sila pababayaan ng dahil lamang sa isang permit. Kaya't napag-desisyonan namin ang aking partner na isa-isa namin silang kakausapin. Emosyonal ang pagkikipag-usap sa bawat isa sa kanila. Ipinaliwanag namin dapat talagang isama ito sa challenge. Pagkatapos nito, naintindihan nilang lahat na dapat talagang pagdaanan ito. Sama na tayo doon. Sama na kami. Sama na. Lupa, lupa, lupa. We apologize. Pero natutuwa naman kami at wala sa inyong nagta-out. Alam ko hindi biro talaga yung pinagdaanan ninyo, emotional. Wala sa inyong sumuko. Sinuportahan nyo ko sa isa. Lahat yon staged. Exaggerated yung mga pinagagawa ng pulis. Talagang kasi gusto namin maramdaman ninyo. Maging ang mga pulis ng Station 10 ay sobrang bumilip sa kanila. Bilip din ako sa kanila na gawa na sunod nila yung challenge na dala namin siya ng maayos dito. Congratulations sa mga taong Grasa sa Channel 7. Pinapilip nyo kami dito sa Station 10. Kaya matapos ang napakahabang araw na iyon. Galing! Masayang lahat na umalis ng GMA. Excited nang makauwi sa bahay ko. Ang inyong reward, kama at aircon. Pero may mga rules pa rin tayo. Dahil ako na sa challenge. Bawal maligo. Pwede magpilamos. Pero bawal maligo, bawal magpalito rin. Okay, so bukas ganyan na ganyan pala ng suot ninyo, okay? Okay. Kaya? Kaya. Matanggal siya. Mahulog ah. Good night. Sumikat ng araw, pero mahimbing pa rin ang tulog ng ating mga challengers. Challenge, papanda kami eh! Nakukulangan natin si Paolo. Kasi! Gumising kayo! Si Paolo! 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 Isang masarap na almusal ang iniwan ko sa mga challengers. Bahala na muna sila sa bahay ko habang inihahanda ko ang susunod nilang pagsubok. Masaya ng lahat habang nag-aalmusal. Kahit nang lilimahit, dahil wala pa ring liguan, parang hindi na nila iniinda ang pagod, pati na ang mga nangyari kagabi. Tapos nung in-offer na ni Paolo yung bahay niya, nasabi ko lang, wow, aircon, masarap, makakatulog ng maayos. Pagod sa pamilya, sa puya, sa lahat, nakatulog ka agad kami. Ang sarap. Tapos pakiramdam kasi dire-diretso yung tulog mo, tsaka yung... Parang feeling ko parang inampun ako ng pinakamayamang tao. Tapos pag-ising pa namin, may nakahandang masarap na kain. Ibang kanin. Pareho naman para saan, pareho naman kami nag-hirap. Kung sa inyo manalo, kahit paano, hati-hati pa rin namin. Hindi biro itong kapasukin namin. Parang hindi importante dito yung pera. Importante dito yung experience, yung matututunan mo. Okay pa, kaya ko pa. Kayanin pa kaya nila ang susunod na paghamon
pag nakita nila na dito pala sa tambakan na basura ang kanilang susunod na destinasyon. Abangan bukas ang mas tumitinding challenges dahil ang next stop sa tambakan. At ano ang mangyayari kapag ang apat na nagpapanggap ay makaharap ang totoong taong grasa? Challengers dahil akala namin talagang susuko na sila. Pero may natitira pang araw at ilang pang mga challenges na talaga namang susubok sa kanilang tapang, tibay ng loob at pasensya. Dahil dito sa Extra Extra, kahit sino pwede maging bida. Kaya kung sa tingin nyo kaya yung aming hamon, huwag na palalabasin ang pagkakataon. Ako po si Paolo Medjones. Magkita-kita tayo muli bukas pagkatapos ng Front Page. Ako po si Miriam Kiambao. Kami niyo mga kapuso dito sa GMA at ito ang Taong Grasa series ng Extra Challenge!